Hindi naman siya totally nagkahiwala yung magulang ko, pero nang ibang bahay yung tatay ko. Sabi ko, gusto kong patunayan sa tatay ko na iniwan man niya kami, alam ko sa sarili ko na may mararating ako kahit na nanay ko lang yung tumataguyod sa amin. Kasi yung sakit, meron, hindi ko lang pwedeng sabihin yung mga katagang sinabi niya. Pero meron akong pinanggugutan sa sarili ko na hindi ko pwedeng ilabas sa ngayon. Okay. Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Amigani Talk Show. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tiyak na mapupulutan ng magagandang aral. Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsamoro. With 566,000 followers in Facebook, his videos are gaining tens of millions of views worldwide. Kaya naman po maituturing, for me, siya po ang pinaka-successful na Bangsamoro vlogger. Kaya napakaswerte ko po ngayon dahil makakasama po natin none other than Kailong TV, the Bangsamoro vlogger. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. I am very happy to have you here. Kumusta ka ngayon? Alhamdulillah, so far, so good. Nakakapagpahinga na ng maayos. Congratulations, kasi nakita ko recently sa langguni mo. Alhamdulillah. Kailan nung kasal? By next year siguro, inshallah. You are really doing a great job. You are making a difference at napaka-relevant ng iyong mga content. I admire you and I respect you so much dito sa industry na to. But I'd like to know more. Sino ba talaga si Kailong? Si Kailong, behind the camera siguro, unahin. Yes. Isang a product of a broken family. Mm-hmm. Yes. Hindi naman siya totally nagkahiwala yung magulang ko, pero nang ibang bahay yung tatay ko. Mm-hmm. And yun, medyo mahirap yung buhay nung mga panahon na yun. So what makes me Kailong, siguro dinala ko yung pagsubok na yun, yung hinanakit na yun sa puso ko, na sabi ko, gusto kong patunayan sa tatay ko na iniwan man niya kami, alam ko sa sarili ko na may mararating ako kahit na nanay ko lang yung tumataguyod sa amin. Ang tatay mo ngayon, nagkikita pa kayo? Recently, nagkita kami sa langguni. Okay. Sa langguni namin. Hindi ko rin alam na pupunta siya. Pero alam niya na isa sa langguni kami. Kasi okay, meron namang update sa kanya. Okay. In-update namin siya kasi kahit na malayo kami, respeto pa rin sa tatay. Yes. Kasi siya rin yung doon kami galing eh. Medyo emotional nga lang. Halos hindi ko siya matingnan kasi nung nag-picture na kami, hinalikan niya ako. Okay. So parang nagganyan ako kasi ayokong ipakita sa tao na mahina yung loob ko, mahina yung puso ko. Gusto kong ipakita sa lahat ng tao na matigas ako and kaya ko na hindi maging emotional sa lalo na sa maraming tao. Nag-uusap ba kayo ngayon? Ngayon, sir, nag-usap kami nung nagkasakit siya. Nasa Manila ako that time. Yun, so, tumawag yung nanay ko. Sabi niya yung tatay ko daw is na-stroke. Parang mild stroke. Ganun. Sabi ko, hintayin niyo na lang pag-uwi ko. Bibisitahin ko siya. So, binisita ko naman siya. Okay naman kami. Ganun. Okay. Pero yung sakit na pag-iwan niya sa amin, nandun pa rin. Parang hindi pa time para sa akin na okay lang, welcome ulit. Pero okay na sa akin na nag-uusap kami, ganyan. Masasabi ba natin na napatawad mo na siya? Actually, kahit na hindi pa man siya humingi ng tawad sa amin, napatawad na namin siya. Okay. Lahat ng kapatid ko, ng nanay ko. Pero yung parang magkakasama ulit kami, parang ang hirap sa part namin sa ngayon. So, hindi pa namin totally talagang ma-welcome siya ulit kasi yung sakit, meron, hindi ko lang pwedeng sabihin yung mga katagang sinabi niya, pero meron akong pinanggugutan sa sarili ko na hindi ko pwedeng ilabas sa ngayon. Okay. Ilan kayo na magkakapatid? Dalawa lang kami. Isang, okay. Ako lang yung panganay, then babae yung pangalawa. And from what place are you? Pang origin talaga namin, sa Dato Salibo. Okay. Maguindanao. Then, ngayon nga, Bakwit, yung Babarilan. Umalis kami sa bayan na yon. Kasi
sabi ng nanay ko, walang proper education na mangyayari kung dito lang tayo. So, nilisan namin ang bayan namin, kahit saan kami pumunta para lang mabuhay. Makapunta kami sa Duruluma, sa Kidapawan. First na bakwit namin sa Kidapawan. Okay. After ng Kidapawan, napunta na kami dito sa Dato Angal. Diyan ako nag-elementary, then high school sa MSU Maguindanao. Nilisan ng nanay ko yung bahay namin sa may Bear Dato Angal. Pumunta kami sa may MSU sa may Pindaliday. Okay. Naghanap ng marerentahan na maliit na bahay yung nanay ko. So sabi niya, dito muna tayo, kahit siya lang daw mag-isa, ay itataguyod niya kami. Actually, yung nanay ko, walang nakakaalam, nung time na yon yung nanay ko, na ang pera na lang niya, 100. So, kinumpra niya ng mga, yung goma, binibenda sa mga bata dyan sa may gilid ng MSU Maguindanao. So, yun yung parang naging kwan namin. Surviving stage namin yung goma talaga yung goma na binibenta niya yung mga card ng mga upan. So mga laruan. Naglalakad lang siya from MSU to palengke ng Dalikan. So pabalik ganun din maglalakad din siya. So nakita mo yung hirap ng nanay mo. So ano yung ginawa mo that time para matulungan yung nanay mo? Dati pa kasi elementary days and elementary days parang nagtatalumpati na ako sa mga paaralan. Nagsusulat ako ng mga tula, ganun. Okay. Then, that time kasi sobrang popular nung rap battle. Nagkaroon ng mga rap battle scene sa flip top, ganun. So, parang nakabuo ko ng mga tula, mga obra. So, parang nagkakaroon ako ng mga dating mga rap songs. So, yung mga songs na yon piniplay nila, binabayaran kami ng 150 para ma-play sa radyo, yung ganun, mga local radios dito. Then, kumakanta kami sa mga iba't ibang maliliit na events dito sa Cotabato City. So, yun yung parang nagiging gasolina ko sa pag-aaral, sa pantulong kay sa nanay ko. Anong klaseng anak ka? Bilang anak, isa akong anak na matigas ang ulo. Okay. Aminado ako doon. Okay. Pero yung katigasan ng ulo ko, hindi sa masamang paraan. Mm-hmm. Like nito, sabihin ng nanay ko, mag-aral ka na mabuti para makatapos ka, ganun. Sabi ko, nag-aral naman ako mabuti, pero ang ayaw niya kasi, nagra-rap ako. Okay. That time, nagra-rap ako. Parang kinakausap ko yung sarili ko sa salamin. Sabi na, parang iba yung, nasisiraan na daw ako. Kasi, kinakausap mo yung salamin, mag-aral ka na lang mabuti, meron kang thesis na dapat mong tapusin. Sabi ko, parang wala akong pakialam. So, minsan, sabi ko, ina, pupunta ako ng Digos, pupunta ako ng Kidapawan, may pupuntahan ako doon. Sabi niya, magra-rap battle ka na naman, magra-rap ka na naman. So, ayaw niya yun. Ayaw niya talaga na mag-rap ako. So, tapos, pagbalik ko sa bahay, kaumagahan, sakay kami ng bus, Kidapawan to Cotabato, Cotabato to Dalikan, may TF kami na 500. Okay. So, balikan, 100, Cotabato to Dalikan, 40. So, yung matitira doon, iabot mo. Ibibigay ko sa nanay. Anong reaction niya? Natutuwa naman ba? Oo, pero hindi, sabi niya saan to galing? Hindi ko naman sinasabi. Okay. Pero at least nakakatulong. Paano dumating yung idea sa pagbablog? Way back nung elementary days ko, sa may brother pa kami, meron akong isang pinsan na galing sa United States. Exchange student siya. Okay. Tapos pagbalik niya sa dito sa Pilipinas, meron siyang dalang Digicam. Okay. Meron siyang dalang Digicam. Sabi ko, anong tawag diyan? Sabi niya, Digicam. So may mga picture doon, may mga videos na from United States. So parang naingano, parang gusto ko itong pag-aralan yung paano to gamitin, yung camera. Paano to gamitin, paano ito napapagalaw yung mga pictures na nandoon sa kabila. So time to time gusto kong itanong 'yon. Then kami naman wala akong pambili ng ganun kasi kapag may Digicam ka that time, mayaman. So wala tayong pambili ng ganun. So nagkaroon ako ng interest na ganun. Then dumating sa point na yun na. So elementary pa lang nag-uumpisa ka na mag-explore. Kailan lang siya parang naging seryoso? 2018. Seryoso ko na siya para sabi ko, parang gusto ko nang gawin talaga 'to. Kasi kwento ko lang, no? High school and college days,
may isang pinsan naman ako sa side ng mother ko na meron siyang computer. Kasi kapag may computer ka that time, May kaya na. May kaya ka na. So, meron siyang isang project sa IT kasi siya eh. Meron siyang isang project sa school nila na gumawa sila ng music video. Okay. May mga music video nila, Narda, yung song. Ginawa nila ng music video dyan sa Tamuntaka. Dyan, mag-shoot sila ng camera, yung Nokia N70. Tandang-tanda ko yun eh. Tandang-tanda ko yun. Nokia. Yun yung mga sikat na cellphone that time. Kasi kapag meron kang ganun. N-series, di ba? N-series ng Nokia. N70, nag-shoot siya, edit niya. Hindi ko alam kung anong editor niya that time. Okay. Pero sabi ko, parang gusto ko itong pag-aralan. Mm-hmm. So, doon, kapag umaalis siya ng bahay, nag-school siya, ino-on ko yung computer niya. Inaaral mo? Inaaral ko. So, One time, nasira ko yung computer niya. Okay. Na hindi niya alam. Kasi hindi ko alam yung shutdown eh. Oo. So, diretso plug out. Na lang. Plug out na lang. So, ganun, parang palihim ko siyang pinag-aaralan na walang nakakaalam. Mm. Then, pag summer time kasi, minsan sa Tamuntaka ako, sa May Awang, may pinsan din naman ako sa Awang na isa. Pinag-aralan naman namin doon, pag-compile ng slideshow ng mga picture. Okay. Di ba? Sikat na sikat nung slideshow. Slideshow na. Power Director and Windows Movie Maker. So, yan yung pinag-aaralan namin dati. So, compile kami ng picture. Kahit na walang kwentang picture. Pero yung mga time na yun, wala ka pang page? Wala akong page. Wala akong... Ano lang yung ginagawa mo dun sa mga natatapos? Wala. Yung... Gusto ko lang tingnan sa cellphone. So, nag-enjoy ka lang? Nag-enjoy lang ako na ganun. Sabi ko, wow, parang maganda to. So, pumasok si Facebook. Okay. Pumasok si Facebook. So, maraming nag-upload ng ganun. Sabi ko, upload ko kaya to. Ganyan. Mag-edit ako ng mga pictures. Pero yung ina-upload mo yan, hindi pa siya official na page? Hindi siya official. Parang personal na account? Personal account na hindi ko na alam kung... Okay, pero nung 2018, officially, gumawa ka ng page mo? Mm-mm. Yan na yung Kailong TV? Hindi pa yan. Okay. Marami akong page na ginawa. So, pinag-aralan ko talaga siya paano yung, paano yung concept ng Facebook, paano siya So, marami akong page. Yung official na pangalan ko, mga pangalan ng ibang tao. Pero yung mga pages na yon, like, hindi siya naging ganun ka-successful? Hindi siya, ang pinaka-malaking likes lang noon, 1,000. Okay. Etong channel mo ngayon, or page mo ngayon, na may 566,000 followers na, hindi ko nga ma-imagine kung mararating pa namin yon. Kailan mo siya ginawa? 2019. I think May siguro. Okay, May so 2019. Mga tatlong taon na. Mm. Ano yung naging reaction ng pamilya mo o mga kaibigan mo nung nag-uumpisa ka na mag-vlog? Nanay ko, wala talaga eh. Parang sabi niya, kinakausap mo na naman sarili mo. Dati, sasalamin mo lang kinakausap. Ngayon, kausap mo na yung cellphone na. Mo. Sabi niya, pero wala akong kwan, wala. Sabi ko, hayaan ko lang yung nanay ko kasi hindi na naiintindihan. So, yung mga pinsan ko naman, yung sa side ng nanay ko, talagang supportive sila. Okay. Yung isang pinsan ko nga na pinagtrabahuan ko dati, binila niya ako ng iPhone. Okay. iPhone 6. So, yun yung... As a support. Pero parang hindi pa ako ganun kaganda mag... Parang hindi ko ganun... Hindi ako hiyang sa iPhone. So, okay. Nag-installment ako ng Realme 3 Pro. Yun yung pinaka... Okay. Doon ako nagsimula na... makilala yung page ko. Si Realme 3 Pro yung parang kuman sa akin talaga. Pero naka-experience ka ba ng like mga discouragement sa ibang tao? Sobrang dami. Like ano yung mga sinasabi nila sa sabi niya, lalo na dito sa Plaza ng Cotabato, sasabihin ka ba naman na di ba dito all hindi uso yung vlog eh. Kinakausap mo yung sarili mo, parang maraming sinasabing mga bad words sa'yo. Ano yung parang kwan ka? Loko-loko. Kasi nung mga time na yan, like ngayon kasi marami nang nakikita gano'n. So parang pag nakikita mo yung gano'n, usual na may nagbablog. Pero yung mga panahon na yon, pag nag-vlog ka, ikaw yung titingnan ng tao. Oo, diba? Ikaw talaga. Parang sasabihin nila na parang abnormal ka, loko-loko ka. Paano mo na-overcome yun? Wala. Dire-diretso ka lang? Dire-diretso lang. Wala akong pakialam sa sinabi ng tao. Nanay ko ba, hindi ko pinapakinggan. Ibang tao pa kaya. So, ganun yung kwan ko. Diretso lang sa goal. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Okay. Tapos, etong Kailong na trademark mo, kailan siya nag-umpisa? At bakit mo naisipang tawagin tong Kailong?
May 2019 ginawa ko Bangsamoro vlogger. Okay. Ang aim ko talaga sa Bangsamoro vlogger, ipakita yung mga tradisyon, kultura, nakasanayan nating mga Bangsamoro, hindi lang Maguindanaon, Tausugyakan, Maranao, Iranon, ganun. So yun yung goal ko. So hindi siya nagki-click. Sinubukan ko siya nang sinubukan, hindi siya nagki-click. So why not na ganun pa rin yung goal ko pero mag-adjust ako. Ipakilala ko muna yung Maguindanaon dialect. Kasi that time, walang nag-vlog na Maguindanaon. Puro Tagalog. Tagalog sila lahat. So sabi ko, sige, gawa tayo ng Maguindanaon dialect na comedy style. So nag-comedy ako, nag-vines, nag-comedy. Gumawa kami ng mga short films na, comedy. Hindi naman siya short film siguro, short comedy na videos. Like mga 9 minutes. So doon na, pumapatok na siya. Then naalala ko yung mga kaibigan kong soccer player, high school days and college days na kinukutya nila ako. Yung ilong ko daw na malaki. So parang sabi niya, parang hindi naman. Pareho lang sa ilong ko. Yun yung naging kwan. Sabi niya, malaki daw ang ilong mo. Dapat kailong ang kwan sa'yo. Kailong. So, sabi ko, wait, nag-ganun. Nilalait nila sa akin yun yung gawin kong way para makilala ko ng ibang tao. So yun, Kailong TV, Bangsamoro Vlogger. So, okay, dinugtong mo na? Dinugtong ko na siya. Hindi ko pa rin inalis yung Bangsamoro Vlogger kasi pinalitan ko ata siya, nasa 15,000 followers ako. So, dinagdagan ko na ng Kailong TV, Bangsamoro Vlogger. Diba? True enough na yung weakness mo, pwede mo siyang maging strength. No, kasi yung talaga yung tingin mo, yung high school, college, mas lagi din ilong ang malaki, masyado ang ilong mo, ganyan-ganyan. Pero sino mag-aakala doon kasi sikat, di ba? Eh, maraming ganyan. Ay di las alas, di ba? Sumikat dahil sa baba. And a lot of things, the goal dahil maliit siya doon siya sumikat, di ba? Problems are really blessings in disguise. No? Kung kaya mong gamitin into positive, like what happened to you. Ano yung first video mo na talagang naramdaman mo, uy, pinapanood ako ng tao? Comedy. Mga ilang views yun na nasabi mong, kasi like, ako na-experience ko rin, of course, gumagawa rin ako ng content. Before, pag umaabot ng 200 views yung video, yung video, piling ko trending na eh. So, mga ilang views yung nasabi mong, aba, parang gusto ng tao yung ginagawa ko. 50,000. Mm. Ang dami na nun. Oo, kasi may sinagot akong viral nun na isang kaibigan ko na ngayon, si Shamra. Si Miss Braces Girl, si Shamra ngayon. So sinagot ko siya, nagkasagutan kami ng parang ribat. Ribat, ganun. Pero hindi mga bad words na comedy. Comedy style. So parang nagkaroon ng parang chemistry na comedy. Nagkaroon ng ganun. Then sinubaybayan na ng mga tao. Parang sinundan na yung ribat. Kinahanap nila. Okay. So yun, sabi ko, ito na yung break, sabi ko. Tapos since then, tinuloy-tuloy mo na? Tuloy-tuloy na. Kasama na namin yung Team Kailong. Nagkaroon ng Team Kailong. Actually, hindi pa kami ganun ka well-known. Meron ng Team Kailong. Hindi siya Team Kailong, pero may team na kami. Okay. And ang team ko, mga malalapit lang din sa akin. Hanggang ngayon kasama? Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa tabi ko. Ayun yung maganda, no? Yung kasama mo, nag-umpisa hanggang dulo, kasama mo pa rin. Nag-evolve na siya, di ba? Nag-evolve na. Kasi ako, of course, nakapfollow ako sa'yo, pinapanood ko yung video mo. Ang pinaka-gusto ko talaga sa content mo is yung mga narration mo dun sa mga bagay-bagay like when Robin Padilla called prayer sa Senate, nung nagbasa siya ng Quran dun, mga things like that. Yun yung gustong-gusto ko. So, paano siya nagkaroon ng evolution? From comedy into, eto, seryoso na. And ngayon nga, yung mga recent na upload mo, talagang meron ng kasamang public service. 2019, nagsumubok ako ng ganun. Okay. Documentary na vlog. A travel vlog siya, Barira Maguindanao. Okay. Pumunta kami sa Bubulondo Falls, hindi pa ganyan kasi kat. 3 hours yung hinike namin para marating yung Bubulondo Falls. Ganun, parang sabi ko, try ko daw yung parang KMJS. KMJS style o documentary series, ganun. So, parang ang pangit pakinggan sa side ko. Sabi ko, ang pangit ng boses ko, ganyan. So, ikaw mismo, ayaw mong panuorin? Ayaw kong panuorin yung video ko, ayaw kong pakinggan yung boses ko. So, sabi ko, shift muna ako sa comedy. Then, time to time, parang nandun pa rin sa puso ko yung sabi ko, gusto kong magbigay ng knowledge. Okay. Gusto kong magbigay ng something na kakaiba sa mga Bangsamoro. Gusto kong ipakita sa lahat ng
tao sa Pilipinas at sa mundo na kami mga Bangsamoro, hindi lang puro away, hindi lang puro gulo, hindi lang puro barilan dito sa lugar namin. Meron kaming pinapakita magagandang imahe, kultura, tradisyon, mga magagandang puntahan. So, doon na. Parang inaral ko na siya. Search ako sa YouTube, mga anong magagandang format ng pagsusulat. So, yun. Hanggang sa na-overcome ko na yung documentary na pag-deliver ng magandang pan. And ang galing-galing mo na ngayon. Kasi ako mismo, minsan naiisipan kong paano niya kaya ginagawa tong research na to. And there was a time sinubukan ko. Ayoko siyang pakinggan. Ayoko yung the same na na-experience mo dati. Now, I'd like to know, no, meron ka bang inspirasyon na vlogger din? Like, parang nilulook up mo siya? Nung nag-start ako ng vlogging, kasi hindi pa vlog ang tawag doon eh. Hindi ko pa alam nung na-vlog pala yung ginagawa ko. Ang pinapanood ko that time, si Kong TV. Kong TV, yan okay. Yung pinaka-nauna. Kong TV, sa Good Vibes, then sa filmmaking, si Roger Rucker. Okay. Si Pagan. Okay. Team Payaman din siya. Kasama rin siya ni Kong TV. So, yun yung parang sabi ko, parang nakikita ko yung sarili ko na magiging ganito rin ako someday. Inshallah, sabi ko. Magiging ganito rin ako, mararating ko rin yung mararating nila. Yun yung goal ko eh. Sabi ko, mamimit ko to sila someday. Then, sabi ko, pag na-meet ko sila, kaya kong ipagmalaki sa kanila na sila yung naging inspiration ko. Okay. Tinry mo na bang i-message si Kong TV? Parang sinabi actually, mo. Nagkita na kami one time sa Manila. Pero hindi lang talaga kami nag-usap. Hindi na, pero nagkakamayan, ganun. Kasi bawal ang camera sa ako na yun eh. So, kamayan. Pero hindi mo pa nasabi sa kanya na because of him eh. Hindi pa. Sige. Hindi pa. You are really doing good and making relevance dito sa ating bansa. No? Congratulations on that. Etong nakaraang paeng, may mga grupo ng vloggers na nagpaabot sa iyo ng tulong. So, may isang vlogger na naghahanap daw siya ng mapagkakatiwalaan dito sa Mindanao. Na vlogger din. Nagpaabot siya ng 200,000. Kasi may mga nagsasabi, yung ibang donations daw for paeng victim sana, yun na yung nagamit mo dun sa salangguni mo.